Hello po sa inyo mga kapapadadods. Magandang araw po sa inyo lahat. Ano po ba talaga ang hinahanap natin na magandang quality sound ang dapat natin gamitin? Dynamic microphone, gaya po nito na DM950, super cardioid, AUPM 320, mono condenser microphone. So guys, ito nga palang condenser microphone ay iyan. Naka-connect na po yan dito sa mixer. Ito naman po ang dynamic microphone na Kevlar ay naka-connect po sa dito sa mixer ng channel 1. So guys, ito nga palang condenser microphone ng Maono ay ang kanya pong polar pattern ay cardioid. So parang shape ng heart cardioid. Okay? So sensitive siya, pero yung tagiliran at saka yung sa likod medyo meron siyang noise reduction na nababawasan ng kahit papano yung kanyang nasasagap na sound. Itong condenser microphone, ang kanyang frequency response ay meron siyang 20,000 hertz. So mataas. At ang kanyang sensitivity ay meron siyang negative 34 dB and positive 3 dB. Alright. So, ang kanyang impedance ay 200 ohms, positive, negative 30%. Alright? Meron siyang maximum input sound level, 14 dB SPL. Signal to noise ratio, 76 dB. Alright? Dahil condenser microphone siya, kailangan niya ng 48 volts phantom power. Output connector, meron siyang 3-pin XLR. Ito ang kanyang specs ng condenser microphone. Okay? Samantalang ang dynamic microphone naman ay ang kanyang specs ay dynamic. Ang kanyang frequency response is 45 Hz to 16 kHz. Alright? Ang kanyang polar pattern naman ay super cardioid. Hindi gaya nung sa condenser microphone ay cardioid niya lang siya, hindi siya super. Kaya siguro, mas sensitive itong condenser microphone compare mo dun sa dynamic microphone. Okay? So, ang kanyang, meron siyang 600 output impedance. At ang sensitivity niya ay 1 PA equals to 92 dB SPL. Meron siyang timbang na 0.343 kilogram. Meron siyang 3-pin XLR male. Ayan po ang pagkakaiba ng dynamic microphone at saka itong condenser microphone. Okay? Yan. Kung maririnig nyo ay napaka-sensitive niya. So ito. Yan. Habang kayo po ay nagsasalita dito sa harap, kahit yan, halimbawa meron na 3 inches ang inyong bibig mula rito sa microphone. Yan. Lumayo ka pa ng kaunti. Mga siguro gawin natin na 1 feet or 12 inches. Yan. Ayan pa rin. Ayan ang nasasagap niya. Medyo malakas pa rin. Malakas pa rin yung sound na napipick up niya. Alright? So, gawin mong
Yan. 1, 2, mga 2 feet, 24 inches. So yan, nakukuha pa rin niya yung mga lumalabas na sound sa bibig niyo. Alright? So okay. So dahil nga ang kanyang polar pattern ay cardioid lamang. So pag tinesting natin, nagsalita tayo dito sa tagiliran. Yeah, hello, 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 test mic, 1, 2. Okay, so yeah, medyo malakas pa rin kukuha niya, pero at least nababawasan na. Alright, o dito sa tagiliran. Hello, test mic, 1, 2. Hello, test mic, 1, 2. Okay, so yan. Yan, so malakas pa rin yung, although nababawasan na yung, meron siyang noise reduction, napipick up pa rin niya yung unwanted noise. Ito nga palang condenser microphone ay ginagamitan siya ng 48 volts phantom power. Test naman natin yung dynamic microphone. Yung ano, yung ito yung itong condenser microphone ay nandito siya sa line 4 ng mixer. O yan, okay. So, ito ang kanyang volume. Bali, nakatimpla na itong kanyang itong bass, treble, saka yung mid. Itong gain niya, dahil nga sensitive siya, nilagay ko lang siya dito sa 0. Ito okay. Naman, dynamic microphone. Nandito siya sa channel 1 ng mixer. Okay? Nandito siya sa line ng PL, 1-port jack. Ayan. Ito siya. Yung dulo ng dynamic mic from XLR to 1-port jack PL. Okay? So dito siya naka-line in ng channel 1 ng mixer. So bali, itong volume ng condenser microphone at saka itong volume ng dynamic microphone ay, yan, kung makikita nyo, parehas lang siya. Okay? So, yung itong low, mid, at saka itong high, parehas lang siya dito sa condenser microphone. Alright? Okay. Ang pinagkaiba lang nito, guys, yung gain niya nasa 0 itong condenser, compare mo dito sa dynamic microphone, nilagay ko siya sa 3 o'clock. Alright? Pwede rin sa 12 o'clock. Pwede rin sa 3 o'clock. 3 o'clock para mas malakas yung ma-pick up niyang sound quality. Okay. Ito yung phantom power para dito sa condenser microphone. So, tapos na tayo sa condenser microphone. So, patpatayin na natin itong phantom power. Okay? Yan. I-off na natin. So, ngayon, dito na tayo ngayon sa dynamic microphone. Hello, hello. So, wala nang sound itong condenser microphone. Nakapatay na yung kanyang 48 volts phantom power. Okay? Testingin natin ang kanyang sound quality. Konting saglit lang po. A few moments later. Okay. So, ito ang dynamic microphone. Ito ang kanyang pagkakaiba. Bali, ang polar pattern nito ay parehas lang dun sa condenser microphone. Dahil na para siyang shape na heart din. So yung gilid nito po from right to left, yan, at saka sa likod sa back niya. Medyo mahina na yung mapipick up niya. Ang kagandahan lang din dito sa dynamic microphone, wala siyang masyadong mapipick up na mga unwanted noise. Yung mga ingay-ingay dyan sa gilid ng ating bahay. Alright?
mapa-air condition man yan, electric fan o umuulan man, yung kanyang noise reduction, alright, mas malakas compare mo dun sa condenser microphone. Okay? So, ang kailangan lang dito sa dynamic microphone ay medyo tutok ang bibig mo sa mic. Yan. Diyan. Napipick up yung magandang sound quality. Yan. Pag nakatutok ka. Pero, pag inilayo mo siya ng sabihin mo na yan, na 1 feet. Kung natandaan nyo yung kanina, from mic, 1 feet. Dito mula sa bibig mo. 1 feet. Malakas pa rin yung napipig. So ito, mahina na. Right? Lalo pa. 2 feet. Ito lang. Okay. So yan. Oh. So, dito sa tagiliran niya. So, yeah. Hello, test mic. 'Wala nang masyadong napipick up. So, malakas yung noise reduction niya, alright? Kaya, pag nagsasalita kayo, dapat malapit lang kayo dito sa mismong mic niya. So, hindi mo na problema yung mga unwanted noise sa labas ng bahay. Hindi na niya mapipick up. Halimbawa, nagpa-podcast ka, nagla-live streaming ka, wala nang ingay na pumapasok. Yan guys, ang pagkakaiba ng dynamic microphone sa condenser microphone. Gaya ng nasabi ko kanina, yung pagtimpla niya dito sa kanyang mixer, yung volume niya, parehas lang. Pero may pagkakaiba sila ng condenser microphone compare mo dito sa dynamic microphone. Okay? Kailangan lang dito, lagi kang malapit sa mic. Okay? So yan. Yan po ang kanyang pagkakaiba ng condenser microphone at nitong dynamic microphone. Hindi po ba? Hindi masyadong pumapasok yung mga ingay. So yan. Maski po yung paminsan-minsan yung mga alaga kong aso dyan sa labas. Kumisan sa pag dynamic condenser microphone ay pumapasok yung mga ingay nila. Pero itong dynamic microphone ay hindi. Konting ganun mo lang. Yan. Konting layo mo lang. Oh, so nawawala. Hindi na napipick up yung sound. Halimbawa, kayo po ay gustong mag-podcasting, live streaming, or mag-song cover kung magandang boses nyo. Tignan nyo po kung ang condenser microphone po, siyempre, medyo may kamahalan po ito. Hindi ko na matandaan yung price, pero medyo may kamahalan. Compare mo po dito sa dynamic microphone, more or less, nandyan lang po sa 900 to 1,000. Kung kayo po ay first-timer din o mag-uumpisa pa lang sa pag-vlog o pagla-live streaming, podcasting, pwedeng-pwede na ito. Itong Kevlar DM950 Super Cardioid Dynamic Microphone. Subukan natin testingin na maikling sound cover. Okay. So ito guys, kahit malayo ka, malakas yung maririnig. Kailangan pa mga po ay tanungin. Kailangan pa bang sa'yo ay likasin na mahal kita at wala nang iba?
Pasdan mo't makikita sa aking mga mata. Okay, dito naman tayo sa dynamic microphone. Sabihin sa'yo ang laman ng dibig na mahal kita at wala lang iba. Mas damot makikita sa ating mga kung dito po sa Hebler dynamic microphone, hindi po siya masyadong nakakasagap ng mga ingay sa ating pong kapaligiran. Hindi masyadong sensitive. Pero maganda yung sound quality niya. Compare mo naman po dito sa Maono AUPN 320 condenser microphone. So, mas mura po ito. Nasa pagitan lang po ito ng 900 to 1,000. Ito naman pong condenser microphone ng Maono. Mas mahal ito. Sa natatandaan kong price nito is mga 2,150, something like that. Pareho naman pong maganda ang kanilang mga sound quality. Wala po kayong tulak kabigin sa dalawang mic na ito. Alright? Kung nagustuhan nyo po ang ganitong klaseng video, please paki-like and subscribe to my YouTube channel. Paki-click na rin po yung notification bell para po ma-update ko po kayo sa aking pong bagong upload na video. Maraming salamat po. Bye-bye!